isang nakakikimbal na balita mga kaibigan. Ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas dahil tatlo na mga sikat na mga bulkan sa ating bansa ay sabay-sabay ang kanyang pag-aalboroto nito lamang weekend. At ito ang ating pag-uusapan sa content na ito. Bulkang Mayon, Canlaon at Taal ay sabay-sabay na nag-alboroto nitong weekend ayon na rin sa UNTV News and Rescue at sa iba pang mga social media news sites na ito ay first time na nangyari sa history ng ating bansa. Umabot kasi ng mahigit 20 na rockfall event ang naitala sa Mount Mayon ngayong weekend ayon na rin sa pag-aaral ng FEBOCS. At ito ay nagpapadya na sasabog. Nakikitaan kasi ng mga sinyalis ang Mount Mayon na nag-alboroto ngayon. Kung ating mapapansin, ang mga rockfall event sa Mount Mayon ay ayon daw sa event noong 2018 na kung saan nag-alboroto rin ang Mount Mayon na dahil na rin sa mga lava events. Ngunit ang good news naman ay hindi nakitaan ng anumang pamumula ng bunganga ng bulkan. Panawagan pa rin ng FEBOCS, bawal ang publiko sa 6 kilometers radius malapit sa Mount Mayon dahil sa inaasahang pang pagragasa ng mga bato at lahar sa bunganga ng bulkan. At ito ay binigyan ng alert level 1 ng FEBOCS. At isa pa dito mga kaibigan, ang Mount Canlaon. Nakitaan din kasi ng pagmamaga ang Mount Canlaon. Kasabay nito ang 34 volcanic earthquake na naramdaman sa paligid ng Canlaon mula ito noong Sabado hanggang noong Linggo, June 3 at June 4, 2023. Nasa alert level 1 pa rin ang alert level status ng bulkang Canlaon at ipinagpapawal ang 4 km radius malapit sa bulkan. At sa Batangas, nakitaan ng pagbuga ng gas ang bulkang Taal. Kapansin-pansin mga kaibigan, ang maitim na usok na ito naggaling sa bulkang Taal. Ito rin ay ayon sa FEBOCS. At ito ay nangyari araw ng Sabado, June 3, na halos sabay-sabay nga ang bulkang Mayon, Canlaon at Taal sa pag-alboroto. At nag-create ito ng maitim na mga plumes na umabot ng mahigit 3,000 feet mula sa bunganga ng bulkan. Dahilan para mag-create ito ng volcanic smog. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang Palete, Laurel at Agoncillo, Batangas. At dahil dito, napaka-acidic ng ibinubuga ng bulkang Taal na pwedeng makaapekto sa balat ng tao at maging sa mga mata. Gayun din ang pagkati ng lalamunan at pagkakaroon ng infeksyon sa respiratory system. Depende na rin sa concentration ng gas na nalanghap ng isang tao. At ang pinaka-risky nito at vulnerable sa mga gas na binubuga ng bulkang Taal ay ang mga taong may asthma, may respiratory disease at ganun din may sakit sa puso. Mga matatanda, gayon din ang mga buntis at syempre ang mga bata na mahina ang kanilang immune system. Kaya naman, ito ang mga bagay na kailangang iwasan ng mga kaibigan natin na malapit sa bulkang Taal. Limitahan ang iyong pagkakalantad, iwasan ang mga aktibidad sa labas, manatili sa loob ng bahay at isara ang mga pinto at bintana upang harangan ang bag. Protektahan ang iyong sarili, takpan ang iyong ilong, mainam gamitin ang N95 face mask. Ito pa ang banggit ng FEBOCS. Uminom ng maraming tubig upang mabawasan ang anumang pangangati o paninikip ng lalamunan. Kung kabilang sa partikular na sensitibong grupo ng mga tao sa itaas, bantayan ang iyong sarili at humingi ng tulong sa isang doktor o sa barangay health unit kung kinakailangan, lalo na kung malalang epekto ang nararanasan. At tunay nga, mga kaibigan, nararamdaman natin
na tayo ay malapit na sa katapusan ng mundo na binabanggit sa banal na kasulatan, wala tayong ibang mapupuntahan kundi sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Magtiwala tayo na tayo ay hindi niya papabayaan at kahit ano pang mangyari sa ating mundo, huwag tayong bibitaw sa ating pagkakakapit, sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ipanalangin natin na naway walang maapektuhan sa mga nag-aalboroto ng mga bulkan, katulad na lamang ng Mayon, Canlaon at ng Taal. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, nawa ay maging ligtas ang bawat isa sa lahat ng kapahamakan, lalong higit ang mga kaibigan po namin na nasa malapit sa mga bulkan na katulad ng Mayon, Canlaon at ng Taal. Iligtas, Panginoon, ang inyong bayan, gabayan ang bawat isa at tulungan kaming kumapit sa aming pananampalataya sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pong mga pangako na hindi niyo po kailanman kami papabayaan. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.